DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang susunod na dula ay may temang mapangahas at kontrobersyal. Ito ay maaaring nangyari na o nagaganap sa kasalukuyan. Anumang pagkakahawig sa mga pangalan o lugar na pinangyarihan ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Death Threat! Mula sa kanahunan sa Pilipinas, DZRH, ito po si Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ano ang katotohanan? Ano ang nakakubli sa bawat pangyayaring nababalot ng kontrobersya at kaiwagaan? Ano ang katotohanan? Sa bawat hinimay-himay na balita, lalabas ang buong pangyayari at hindi na mapipigilan. Ano ang katotohanan? Ano ang katotohanan? Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Death Threat! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Kinumbinsi ni Ver si Carlo na subukin itong magmahal sa ibang babae. Subalit, desidido ang binata nang nobyang si Sally ang kanyang mapapangasawa at hiningi ni Carl ang pagsang-ayon ni Ver. Napakasal na sila ni Sally. Nalingid sa kanya ay anak ng kanyang ama sa ibang babae. Ating magpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kanunan sa Pilipinas, DZRH. Ito sa RH11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Mr. Vital. Sino ito? Ilang beses na tayong nagkausap. Hindi mo pa rin natatandaan ang boses ko? Sino ka man? Hindi ako nakikipaglokohan sa'yo. Binigyan na kita ng babala. Ikaw na naman. Pero, binaliwala mo. Papalo? Hindi na mahalagang malaman mo kung paano ko nakuha ang cellphone number mo. Tinawagan kita ilang linggo na ang nakaraan mula nung huli tayong nagkausap. Pero hanggang ngayon, hindi mo pa inililipat ang pwesto ng negosyo mo. Sinabi ko na sa'yo, hindi mo ako kayang takutin. Mr. Vital, sagad na ang pagtitimpi ko sa'yo. Pag nakilala kita, tapos na maliligayang araw. Hindi mo ako makikilala. Dahil ipatatrabaho na kita. Takutin mo ang sarili mo. Ipapapatay na kita. Ano? Pumayag ka sa alok ng nobyo mo na pakasal na kayo? Opo, Lolo Nestor. Sorry po, hindi muna ako sumangguni sa inyo bago ako pumayag sa gusto ni Carlo. Sino nga ba ako para sumangguni ka pa sa akin? Lolo mo lang naman ako. Nakasagot na po kasi ako sa boyfriend ko. Bago ko naalalang, dapat nagsabi muna ako sa inyo. Kung hindi sana maagang nawala ang anak ko, ang nanay mo, ang dapat na pagsabihan mo muna bago ka magpasya. Galit po ba kayo, Lolo? Kailan ba ako nagalit sa nag-iisa kong apo? Payag na po kayo. Ano pa bang magagawa ko? Eh, nagkasundo na kayo ng nobyo mo. Sa susunod na taon na po ang balak namin pakasal ni Carlo. Isa pa, mabuti nga sigurong magkaroon ka na ng sariling pamilya para nasa ayos na ang buhay mo bago ako mawala sa mundong ito. Lolo, huwag naman po kayo magsalita ng ganyan. Praktikal lang ako, Saliya po. Matanda na ako at marami nang nararamdaman. Ano mang oras, maaaring maiwan na kita. Matagal pa po tayo magsasama. Ang hiling ko lang,
bago ako mawala sa mundong ito. Kahit ayoko, sana magkita kami ng ama mo. Lolo? Para kahit papano, maiganti ko sa kanyang ginawa niyang pang-aaring kabyado sa anak ko. Sino ka man? Sinabi ko na sa'yo, hindi mo ko kayang takutin. Nagpadala na ako ng bulaklak ng patay sa opisina mo, Mr. Vidal. Bago mo ako maipatrabaho, ikaw munang ipatatrabaho ko. Hindi baling gumastos ako. Uupa ako ng detective para makilala kita. Mr. Vidal. At kapag nakilala kita, magtago ka na sa pinanggalingan mo. Sino yung kausap mo sa cellphone, Ver? Feli. Nagbabalik ang lingkod, RH11 Racing Bayan sa kasaysayan. Death Run! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Feli. Tinatanong kita. Sino yung kausap mo? Wala yun. Bago ako lumapit sa'yo dito sa sala, narinig kong galit ka. Biniro. Tama. Biniro ko lang yung isang kakilala ko. Biro? Biro ba yung pinagbantaan mo siya? Ay, biniro niya rin ako eh. Nauna siyang nagbanta sa akin. Eh, akala ko nung una, totoo. Prank lang pala. prank. Hindi totoo. Ganun ba? Kala ko totoo nang may nakaaway ka. Malabo yun, Feli. Kahit kailan, hindi ako makikipag-away. Abay, dapat lang. Alam mo namang nerbiyosa ako. Eh kapag nakipag-away ka, baka mamatay ako sa nerbiyos. Nestor, aba, mukhang nag-general cleaning ho kayo ng inyong bakuran. Magandang tingnan ang malinis na kapaligiran, Eder. Lalo na kapag malinis ang kalooban. Kaya kahit minsan, hindi ako naglilihim kaniluan. Parang may gusto yata kayong sabihin yan. Alam mo ang gusto kong sabihin. Mang Nestor, hindi ko ho kayo gustong paglihiman. Bakit hindi mo maipaalam sa akin ang gusto kong malaman? Kung sinong mapagkawang gawa na tumutulong sa apo kong si Sally? Ayun ho kasi yung pakiusap nung kakilala ko. Ayaw na po kasi niyang magpakilala sa kanyang mga tinutulungan. Ang mga taong ayaw magpakilala ay may itinatago. Ay, hindi naman ho. Yun ang alam ko. May ibang tao lang ho talaga na gustong makatulong. At hindi na naghihintay na makilala pa at mapasalamatan ng kanyang tinutulungan. Ginagalang ko ang paniniwala mong yan. Ay, hayaan ho ninyo. Kapag pumayag yung kakilala ko na mapagkawang gawa, isang araw, ipakikilala ko siya sa inyo. Sana makilala namin siya ni Sally bago mag-asawa ng apo ko. Mag-aasawa na ho si Sally? Oo. Kasi nagkasundo na silang pakasal ng nobyo niyang si Carlo. Aho? Bakit parang gulat na gulat ka, Eder? Bakit parang hindi ka makapaniwala na mag-aasawa na ang apo ko? Bakit? Ver? Eder, ikaw pala. Pasok ka. Sabi ng sekretaryo mo sa labas, wala ka naman daw kausap dito sa office mo. Hindi ka busy. Kaya pumasok na ako. At saka, kilala ka na naman ng sekretary ko. Nakaibigan kita. Opo. Salamat.
Anong atin? Kaya ako nagpunta rito para magkausap tayo. Dahil may problema. Problema? Eh ayon doon sa kapitbahay kong si Mang Nestor, mag-aasawa na ang kanyang apo. Pakakasal na si Sally sa anak mo si Carlo. Ano po problema kung magpakasal man kami ng girlfriend ko? Carlo? Nagbabalik ang lingkod, RH11 Racing Bayan sa kasaysayan. Death Threat! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Kapwa nagulat ang magkaibigang Ver at Eder sa pagdating ni Carlo at halos mabulol ang negosyante sa pagkakaila sa anak. Ate pagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kanonaan sa Pilipinas, DZRH. Ito sa RH11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Carlo, walang problema. Bukas po ang pinto ng office ninyo kaya hindi na ako kumatok. Pagpasok ko po rito, narinig kong may problema sa pagpapakasal namin ni Sally. Kilala mo naman itong kaibigan at naging classmate ko sa high school na si Eder, di ba? Opo. Ipinakilala niyo siya sa akin nung misa na nagkatagpo kami rito sa office ninyo. Ano kasi anak? Event organizer. Oo, nag-o-organize siya ng mga events sa iba't ibang okasyon. Gaya ng birthday, kasal, o iba pa. Ganun po ba? Oo, ganun na nga yun, Carlo. At nung mabanggit nga sa akin ng daddy mo na mag-aasawa ka na, eh nagpresenta ako sa kanya na ako nang mag-o-organize ng venue at yung iba pang dapat gawin sa kasal ninyo ng iyong girlfriend. Pero nagka-problema, anak. Huh? Yung kasosyo ni Eder sa business nila, nakipag-partner sa iba. Kaya hindi na niya maasikaso ang mga dapat asikasuhin sa pagpapakasal mo. Wala naman pong problema. Yun nga sabi ko kay Eder. Madali na po kaming kumuha ni Sally ng mga tao makakatulong sa amin para sa aming pagpapakasal. Pero kung ano man ang pwede kong magawa sa inyong kasal, gagawin ko rin. Dahil alam mo naman, malaking naitulong sa akin ng daddy mo nung kami nag-aaral pa ng high school. Naku, Ver, mabuti. Napaniwala natin si Carlo sa alibay natin, ha? Ano? Kaya kita niyaya sa restaurant na ito, Eder. Para makapagpatuloy tayo ng pag-uusap. Habang naghihintay tayo sa order natin. Kung pwede ko nga lang pakiusapan si Sally na umatras na doon sa kasal nila ng anak mo. Salamat na lang sa pagmamalasakit mo. Pahiramdam ko kung gano'ng kabigat ang iyong problema. Ako na lang ang gagawa ng parang malutas ang problema ko. Anong gagawin mo para hindi matuloy ang kasal ng anak mo sa anak mo sa ibang babae? Ha? Ano? Ko'y pinalam kay Eder. Pero bago kami naghiwalay, buo na sa isip kong gagawin ko. Mabuti na lang naalala kong isa ko pang problema. Ang nagbabanta sa buhay ko. Hindi mo na ako makikilala, Mr. Vital. Dahil ipatatrabaho na kita. Ipapapatay na kita. May dapat akong ipagpasalamat sa sinumang taong yon na nagbabanta sa buhay ko. Dahil sa natanggap kong death threat sa kanya, nagkaroon ako ng ideya para malutas ang problema ko kina Sally at Carlo.
Carlo Vital. Speaking. Sino to? Hindi na importante magpakilala pa ako sa'yo. Inalam ko ang cellphone number mo at tinawagan kita. Dahil nalaman kong magpapakasal kayo ni Sally Silayan. Anong dahilan kaya tinawagan kita? Layuan mo si Sally. Bakit ko lalayuan ang girlfriend ko? Huwag ka na magtatanong. Basta sundin mo sinasabi ko sa'yo. Kung mahal mo ang buhay mo. Tinatakot mo ba ako? Sundin mo ko, Carlo Vital. Layuan mo si Sally Silayan. Pag hindi, itutumba kita. Tutudasin kita. Sino ang lalaking nagbanta sa buhay ni Carlo? Mga nagsiganap, Dionel Benjamin, Jenalyn de la Cruz, Maynard Landicho Jr., Chiquit del Carmen Amor, Bobby Cruz, at Rosana Villegas. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Sanong. Production Assistant, Angie Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Orlando Aquino at sa maaksyong direksyon ni Renato Phil Cruz. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin de Gaspi, nag-aanyayang laging subaybayan ang bawat makatotohanang kasaysayang nakapaloob sa ating dunang Ano ang Katotohanan? DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.